to whom they all gave heed, from the least to the greatest, saying, this man is the great power of God. And to him they had regard, because that of long time he had bewitched them with sorceries. But when they believed Philip preaching the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. Then Simon himself believed also, and when he was baptized, he continued with Philip, and wondered, beholding the miracles and signs which were done. Okay na po yun. Let's pray, Panginoon. Salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Kwento po, Lord. After Stephen was stoned to death, makikita namin ibang tao naman sa kanila, makasama niyo Lord si Philip, and then later po yung ginawa niyang naligtas po dito. Simon din po Lord, natuturo namin sa kanyang buhay, kaya po malulati Panginoon. Kaya po magpatawad sa aking mga pagkukulang, napanalangin na si Pastor Lito Lord na lakas din po siya, lumakas, samahan niyo po Lord siya, walang dinadalang sakit. Di ba si Ate Baby Lord, si Nanay Baby Lord na naman hindi po yung legs. We pray na sa bagay ng pusha Lord, gamitin yung mga medication nila. Okay naman, at in their old age Panginoon, sa bagay Lord sila, palakasin. Gamitin niyo pa rin po sila Panginoon. Sa aming ngayong gabi Panginoon, ay natuwa niyo po kami, handa niyo po ang mga puso Panginoon, isipan. Makuha namin ang dahil mensahe na makuha sa chapter nito Panginoon. Kaya mga lati, in Jesus name we pray. Amen. Amen. Okay. Good evening. Good evening. Yun. So last week, tapos na si Stephen. Patay na si Stephen. Okay. So Stephen na yung magandang kwento kay Stephen. Amen. Naiyak ba kayo? Naiyak kayo kay Stephen? Naawa. Nandun yung awa, tsaka yung paghanga, di ba? Kasi matapang yun eh. At alam niya yung salita ng Diyos. So dalawang linggo natin yun, eh, napakahaba nun. So daming aral from Old Testament at nakita namin kung paano dapat interpret yun sa ngayon. New Testament. And then yun na nga, patay na nga si Stephen, ano na. So pwedeng Stephen, yung the preacher. Pinag-usapan pa natin last week. Stephen kasi is the first martyr daw. Hindi ko alam kung siya talaga yung una. Kaya sa Bible, siya yung unang martyr. Pinatay dahil sa pananampalataya sa Acts. Okay. Wala si Aiden. Okay. So ano nangyari doon? Namatay na nga siya, sumalungkot, di ba? Supposedly, ang alam nating tagumpay sa buhay ng Kristiyano, siyempre, nagtatagumpay, hindi kasama yung kamatayan. Pero actually, kasama nga talaga yun. Pero kahit sa mga sundalo daw ngayon, ewan ko ngayon ha, hindi maritin yung sundalo, ang gusto nila, sila ay mamatay sa digmaan. Alam nyo ba yun? Kasi ano yun, may honor. Ibig sabihin, dito takot, matapang to. Tsaka bakit siya namatay? Eh, wala, kasi natinik ng ano, nalason. Pangit, di ba? Gusto ng mga tao, alam nila natin lahat tayo, mamamatay. Anong gusto mong saan ka mamatay? Kaya marami ng mga sundalo gusto nila sa battle. So tayo dapat ganun din. Ganun din yung walang kwentang battle ng usinong gobyerno. Maganda, yung battle ng Panginoon. Amen? Yung gera kung saan nilagay tayo ng Panginoon. At yan ang Christian life natin. Yung iba, wala pa nga eh. Give up na. Diba? Gusto mo ba gano'n, Stephen? Anong gusto mong mamatay? Paano? Tumanda. Tapos, walang nagawa. Yeah. Gusto mo ba yung gano'n? O maraming nagawa? Sa Panginoon, di ba? Yun ang maganda. Paano ka makakadami? Pero gusto ko eh. Ha? Dapat bata ka pa, mag-umpisa ka na maglingkod sa Diyos. So kayo mga bata, itong mga to, sabi nga sa inyo, aral lang muna ng Bible, basa. Nag-uumpisa lahat dyan. Ayan, maraming salamat. Willing silang turuan kayo. Minsan, mahirap yan eh. Pero, ano yan? Maganda yan. Amen? Amen. Eh, Mark? Gusto mag-aral ng Bible? Tsaga-tsaga lang. Ganun yun. Ay, mahira ako. Huwag kang mahihiya. Mga bata, ganun talaga eh. Ang totoo eh.
Okay? Huwag lang kayong tamadindin. Pag tinutubuan kayo, dapat masipag din kayo, masipag yung nagtuturo sa inyo, di ba? So, yan. Diyan nag-umpisa lahat. Ang hirap gagamitin ka ng Diyos, wala kang, kumbaga sa sundalo, wala kang baril, wala kang sandata. Susugod ka ba doon? Oh, gera, gera. Parang yung China daw yun, tsaka India eh. Kasi may border clash sila. Kasi nga, hindi sila binibigyan ng baril kasi nga, posible nga magkapabarilan, magkapikunan. So, ang ginawa sa kanila, wala silang armas. E minsan, nagkakapikunan talaga kasi nag-aagawa ng ano eh. Ng border. Oh, ganyan lang kayo ah. Hindi, diyan kami. Mga sundalo, gano'n. Yun, nagsuntukan, nagbatuhan. So, may namatay eh. Balitaan niyo ba yun? Nakakaawa rin mga sundalo. Guloy mo, wala kang ginawa doon, kundi makipag ano, oh, dyan lang kayo ha. Wala sigurong pinag-usapan niyo, kundi, oh, gulpi na. Buong araw, buong taon, taon na yun eh. So, gusto niyo ba yung ganun? Walang kwenta yung buhay niyo? Hindi naman, pero syempre, iniisip nila, naglilingkod sila sa bahay nila. No, totoo naman, to some degree. Pero ang pangit nung sundalo ka, tapos malaman mo, yung pinaglalaban mo pala, wala palang bagay-bagay. Mga kasibaan lang minsan ng mga politika yung ano. Pero kung laban ng Panginoon ang ginagawa mo, maganda ba yon? Okay lang ba yung mamura ka, makulong ka, dahil sa paglilingkod mo sa Diyos, wala ka ng opportunities, kagalitan ka ng sino, okay lang ba yun? Ganya lang nun eh. Di ba? Hindi ka pa nga nasasaktan. Isa panahon natin yun. Bihira na yung sinasaktan. Pero mayroon pa rin daw. So, yan ang nangyari kay Stephen. Pero sabi dito, ito po yung unang banggit kay Saul. So, ilala nyo ba si Saul? Si Saul yung later magiging Paul. Okay? Isa po yun. Ang kasi, sa Hebrew daw, yung ano yun eh. Yung Saul. Ano ba yan? Oh, may King Saul. Benjamite din yun. So, uso yun sa kanilang pangalan na Saul. Tama yun din eh. Saul din. Pero itong New Testament na to eh. So, lagpas na yun. Panahon ni Jesus Christ. Tapos na din. Book of Acts na. So, common yung name sa kanila. So, Saul din to. Pero later siya ay may kilalang Paul. So, kilala niyo si Paul. Yan ang masika talaga. Kung ito yung New Testament, yan. Ilan ang book sa New Testament? Ilan ang sinulat ni Paul? Kung isasama mo yung Hebrews, hindi ako nagkakamali, 19. Sayang ko, ay. Romans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 lang pala. 14 kung kasama si Hebrews. Ang dami nun. Guruin mo yun. Si Matthew, ilan lang sinulat? Isa lang, pero mahaba. Ano? Si Luke, ilan? Dalawa. Yung Acts, siya nagsulat nito. Si Peter, ilan sinulat? Dalawa. Si John? Apat. Yun. Di ba? Apat. Eh, si Paul? 14. Di ba? Ibig sabihin, talagang kakaiba to si Paul. Kaya, simula sa ngayon, ito yung unang banggit sa kanya. Okay? Dati pa akong Kristiyano, gusto kong pangalan ng anak ko, Paul. Kasi lagi siya yung bida dito. Kaso, ang dami ng Paul. Dami mong kilala. Paul. Ano pa? Ang classmate ko dati, Paul, John Paul, Simon P. Yung iba naman, Peter pa. Paul, Simon, Simon Paul. Ganun. Lahat na. So kaya sabi ko, huwag na. Pahinga naman yung pangalan. Pero talagang paborito si Paul kasi nga, siya ay napakadakilang apostol. No? Kahit masama siya nung una, pero nung nagbago na siya, naligtas siya, ginawa niya yung mga kaya niya para paglingkod na ng Diyos. So, kaya napagandang ano ni Paul, character sa Bible. Pero dito, itong panahon nito, itong unang banggit sa kanya, pangit niya, di ba? Biruin mo. And Saul was consenting unto his death. Sino yung yan? Si Stephen. Namatay si Stephen, si Paul, si parang si Saul yung ano, nangunguna.
And that time there was a great persecution against the church, which was at Jerusalem, and they were all scattered abroad throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. So, ito po yung time na pag sinabing persecution, inuusig. Ayaw natin yan lahat. Anong pag sinabing persecution? Wala ang ginagawang maayos. Oh, sorry. Wala ang ginagawang masama. Ginagawa mo, gumagawa ka pero maayos. Tapos uusigin ka. Ibig sabihin, papakulong ka. Pagbabawa lang ka. Uy, ano ginagawa yan? Diba? Nabasa natin from chapter 2 hanggang and then 5. Ulit-ulit, nakulong. Kalaya, nakulong, kalaya. So, ganun pa sabi ito, great persecution. So, ito, patayan na po ito. Katulad nakita natin, ganun ginawa kay Stephen. Nabuti si Peter, di na ganun. Yung si Peter, si Stephen siguro kasi talagang saktong-saktong message niya, talagang sapun. Though, ganun din naman kay Peter, pero sabi dito, talagang nagalit siya, di ba? They gnashed their teeth. Kahit nakita niya sa cartoons, di ba? Paano yung galit na galit? Parang ganun eh. Na yan, alam na alam niya yan eh. So, ganun nangyari kay Stephen, pinatay siya. Yan, hirap naman pala maging Kristiyano. Kung ligtas ka na ba, Raymark? Ligtas mo rin yung ano namin, ha? Huwag mo sirain. Ligtas ka na, Raymark? Saan ka pupunta pag namatay ka? Saan ka pupunta? Jacin? Si Miguel? Si Raymark, saan ka pupunta pag namatay ka? Alam mo ba yung kapatayan? Mamatay ka ba? Nakakabahan si Raymark. Lahat tayong mamatay. Bata, matanda, hindi mo alam kung kailan. Diba? Parang yan. Pinapatay mo dyan. May pinapatay ka ba lang gam? Huwag mo sirahin ka. Sabi ko lang eh. Ayan, makuriente ka dyan. Patay ka. So, bakit ka matatakot sa kamatayan kung langit ka naman? Diba? Pero maraming tao ganun. So, nagbibiroan pa. O, sino punta sa langit? Kami po. O, sino gusto mauna? Okay, so, anyway. Doon hindi panda or something. Pero ihanda na natin. Kaya ito nakikita na kay Stephen, ihandang-handa siya eh. Siguro nakita niya na rin yun eh. Siguro nakita niya, parang preaching last week, ito na yung pagkakataon ko. Preacher ako, may audience ako. Siguro naisip niya, eh, masarap na siguro sa langit. Tsaka parang yung mga kasama ko, matapang din, pero hindi kasing ano eh. Parang kulang ginagawa natin eh. Parang makapangyarihan ng Diyos, pero inaano tayo ng kalaban. So minsan, maano mo yun eh, maintindihan mo yun. Tapos gagawin mo yung dapat mong gawin. So ganun ginawa ni Stephen. Pero siya ay napatay. Okay. So later makikita natin yan. Kaya ako binanggit yan dito. Babanggitin siya ni Paul. Later. Okay. And devout men carried Stephen to his burial and made great lamentation over him. So sinong gusto niyong mamatay dito? Sinong gusto mamatay? Okay, wala naman eh. Pero pag namatay ka, gusto mo ba ano? Isa sa Bible, yung anong itsura ng mga namatay dito na mga sinumpa ng Diyos. Diba? Sa Old Testament, pag sinumpa ng Diyos yan, kinain ng aso, natuyo sa field, nindib na libing. Diba? So, si Saul, nalibing naman, pero bago siya, ano ba, nagpakamatay siya, ang pangit. Nabuti nga, kinuha yung katawan niya. Diba? Kung hindi siya kinuha yung katawan niya, ano mangyari doon? Hindi lang kung ano-anong gagawin doon. Gagawin display yun sa ano. Oo, diba? So, kahit na paano, ang ganda naman kayo sa kanya is mga devout men yung nagduwat sa kanya. At siguro ay, kaya pag nakakita kayo ng funeral, diba? Magpresidente pa yan, talagang nakita niyo ba yung ano? Nung nagbubuhat, may baril pa yan. May gun salute pa yun. So parang inang way natin para i-honor yung patay. So sa panahon nila, yung nakikita ko dito, yung mga devout ang nag-ano sa kanya, nag-carry sa kanya. And made great lamentations over him. So last time din sa naaral natin, di ba, binibilang pa natin yun eh. Ilang days sa pinag-mourn si ano, Jacob?
70? Si Moses? Si Aaron? Ha? 40 days ba? Parang 30 lang naalala ko. 70. Si ano? Si Joseph. Yan yung pinaglamayan eh sa Bible. So, bakit ganun katagal? Eh, bakit sa atin dito? Ilang ano lang? Lalo may COVID, hindi na nga daw pinag-ano. May cremate na lang. So, yun yung mga pangit na kabatayan. Pero dito, dahil I believe, ganito yan ha. Sabi nga, preaching ni Pastor dito nun, yung ano, si... Sino yung kapatid ni, ano, Cain, si Abel. Sabi ng Panginoon, yung kapatid mo, patay na, nagsasalita pa. Anong nangyari yun? Nakatakot yun, no? Ano yun, mommy or zombie? Hindi, yung sabihin nito, yung past mo, katulad yan, pag nag-funeral tayo, tinatanong ko lagi, kamusta ba itong, ano, yung namatay? Diba? So, kung ilang days siyang paglamaya, naaalala siya ng mga tao kung maganda yung ginawa niya. At tayo nga, ginagawa natin, hindi naman tayo alalahanin yung pangit. At siya maganda na. Eh, mahirap nga lang kung di ligtas, wala kang masabi masyadong ano. Pero kung ligtas yung kilala mo pa, yun ang magandang funeral. Ikaw magsasalita, pati ikaw, nakoonom. Ganun po yun, mga bata. Kaya, eh, sa lupa pa lang yun. Eh, paano sa langit? Diba, baka dito, kilala ka, magaling ka, ganyan. Sa langit, di ka pala kilala ng Diyos. Maliit lang yung reward mo kahit Kristiyano ka. Gaya ng lesson dyan, kahit namatay si Stephen, siya ay i-believe, naka-inspire siya. Kaya later, makikita natin dito yung mga ginawa ng mga apostol pa tsaka mga disipulo later kay Philip. Okay, so dito na si Saul. As for Saul, namatay si Stephen, pero si Saul, he made havoc of the church, entering into every house and hailing men and women, committed them to prison. So itong si Saul, patuloy lang na ano ginagawa niya pag sinabing havoc, parang kaguluhan or talagang diyan si Paul, tago. Nakilala niyo ba si Paul? Si Saul, talagang takot sa kanya yung mga tao, especially mga Kristiyano. Ang iba hindi naman, pero sabi kasi dito, yung iba hindi naman na ito, sabi dito yung mga apostol, hindi sila na-scatter. Okay? So, hindi ko alam kung paano nangyari. Siguro, matapang din sila or may connection na rin. Sabi nito, hindi lang mga lalaki, pati mga babae, pinagpapapatay. Okay? Pinagpapakulong. Dito pa lang, pinapakulong. So, anong klaseng tao to? Matindi ba to? Mga pangyarihan, tsaka talagang masama. Yan si Saul. Therefore, they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. So, nakita niyo yung therefore. Ano yung sabihin ng therefore? Sabi nila, when you see therefore, the word therefore, you should think why or what it is therefore. Hindi niyo ba yan? When you see the word therefore, you should think what it is there for. Bakit siya andun? Yan. Pag sinabing, ano? Cost. Cost. Yung effect. Okay. Bakit? Ano yung nangyari? Ito yung nangyari. And therefore, anong mangyayari? Kaya, ang sabi nito, therefore, they were scattered abroad. Pag sinabing scattered, kalat, abroad, sa labas, or sa labas ng kung ano man yan, country or town. And went everywhere preaching the word. So, positive ba yun o hindi? Positive yun. So, pero ano yung nag-cross daw doon? Nung si Saul ay pinersecute sila. Ibig sabihin pala, pangit yung persecution, ayaw natin yan, pero minsan yan ay nagkokos nang tayo ay maglingkod sa Diyos. Yun ang totoo. Yung iba, maraming papatotong Kristiyano,
Pinapalaya sila sa bahay. Inuusig sila. Pero lalo nang, lalo silang sumipag, lalo silang naglingkod sa Diyos. Lagi yun. Ngayon, huwag ka nang pati ng church. Ngayon, yung mga bata, sunod lang kayo. Pero yung mga iba daw, talagang pag inuusig, ang hirap. Pero, lalong tumatapang. Kasi nga, bakit nga ba ako inuusig? Ginagawa ko mabuti. Lalo ka nagtatanong sa Diyos, nagtatanong ka sarili mo, lalo ka tumitibay. Yun ang maganda dito. Ito, sobra na ito eh. Bakit mo ako papaalisin dito? Ba't mapatayin? Taga dito ako. Kaya talagang pinapatay sila, so, umalis sila. Yun din naman sabi ng Panginoon, eh, natapos natin yung Matthew, di ba? When they persecute you in this city, flee to another. So, wag kang, ano, iba kasi gusto mo, paglaban eh. O, patay kong patay. Pag pinipersecute ka, sabihin, parang panalo ka na dun eh. Hindi ka na may persecute kung wala kang ginagawa para sa Diyos. Yun ang totoo, pag kaya ang laging mensahe natin dyan, pag ikaw, yung Kristiyano, wala, ang buhay mo, palaging masaya, God loves everybody, puro gano, wala man lang galit sa'yo, kasi hindi ka nga nag-asalita, hindi mo ginagawa yung dapat mong gawin. Pangit yun. Mas maganda yung may galit sa'yo, na ina, yung mali yung dahilan nila, tapos tama yung dahilan mo. Na-trace mo yung katotohanan, na galit sila sa ngayon. Okay yun. Pero pag dumating na raw, ganun nakainit yung persecution, anong kailangan mong gawin? Hindi ka may pagpatayan, o, gera na lang. Hindi tayo ganun eh. Yung sabi ng Panginoon, His kingdom is not of this world. So, ang labanan natin, spiritual, hindi dito. Kasi iba ginagamit yun, naalala ko tuloy. Iba ginagamit, bakit nga ba may ano, yung mga unang panahon daw, bakit sinakop nung tayo ng Espanya, bakit sinakop ng Amerikano, yung Indian, na nasa Amerika ngayon. Sa mga history books, minsan sasabihin nila, para naman, for the name of Christ. So, which is hindi totoo. Ginagamit lang yung dahilan yun para mabango sila. Pero never na naging ano ng Kristiyano yun. Lalaban mo yung bayan mo, hindi nga tayo tagalupa eh. Ngayon, kung inaalaw ka ng Panginoon, okay yun. Pero pag sobra na yung persecution, umalis ka na lang. Okay, ganun din sa Balkada, ganun din sa kahit saan, usapan niya, binabastos ka na, tapos sige, laban ako, matapang ako eh. Wala ka na ma-accomplish pag nakita mong ganun na yung attitude nila sa'yo, ganun na kasama. Okay? So yan ang ating ano, pero naging positive sa kanila yon, at yung salita ng Diyos ay naging, nag-scatter din, sila'y nag-scatter din yung word. Okay, then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ unto them. So, dito na nahiwalay si Philip. So, kilala niyo si Philip? Isa siya sa mga seven, di ba? Doon yung kasi nagkatalo dito. Baka si Philip the Apostle ba yan o Philip the Evangelist? So, pero karamihan naman talagang Philip the Evangelist daw. Kasi nga, hindi naman na-scatter yung apostles. So, nasa Jerusalem lang sila. So, kaya itong Philip nito ay yung evangelist o yung deacon. Kasama ni Stephen. Okay? So, yan ang ginawa ni Philip. And the people with one accord gave heed unto those things which Philip spake, hearing and seeing the miracles which he did. So, yung palang maganda dito, huwag kasama mo ang Diyos, maraming maniniwala rin sa'yo. Especially sa time nila, they are, may kakayanan sila sa miracles. Anong miracle yan? Ito, may sample dito. Sabi dyan, for unclean spirits crying with loud voice, came out of many that were possessed with them, and many taken with palsies. Ano yung palsies? Daanan natin yan. Ano yung palsy? Ha? Face palsy. Yan ang mauso ngayon. Bell's palsy. Pero pag palsy talaga, katawan parang ano? Nanginginig yan. Parang ganun, paralyzed. Hindi kasi gumagalaw ng maayos yung kanilang katawan. Yung sabi dito, may iba naman ay lame. Ano yung lame? Walang lakas yung ano, pilay. Okay? Ay, tama yung pilay. May paa ba yung pilay? May paa. Pero walang lakas. Pero si Philip, pinagaling ngayon. Okay? So, yan nakikita natin, naalala natin sa Matthew, ginawa ng Panginoon niya, ginawa ni na Peter, di ba? Ni John, last time. And then, si Philip, meron din.
And as a result, and there was great joy in that city. So, ang ating application dito is, pag ikaw pala ay lingkod ng Diyos, tapos ginagawa mo yung dapat mong gawin, anong nangyari? Yung city na yun, sa palagay mo, wala kang pakialam nung una dyan, pero pag nagkaroon ka ng pag-ibig dyan, gawin mo lang yung dapat mong gawin. At sila ay, sabi dito, yung mga unclean, ano may unclean spirits na yan? Pag-usapan nga natin. Yung ba yung napalo dati sa Ghostbuster? Ay, may ghost dito! Tinitira lang, ano ba yung tinitira nyo? Oriente. Yung may hinihigo, pa. Ano yung muna, tapos saka ihigupin. Ganun ba yung ghost? Kaya tayo, pag-usapan natin yung ghost nyo, natawa tayong na, iba, natatakot, iba-iba tayo. Eh. Pero sa Bible, andyan yan. Pero ano ulit yung spirit? Pag nakakita ko na ng taong palamura, nga may galit na naman. Dapat mahal niya yung pamilya, galit sa pamilya niya, mga ganun. Si Saul, naalala si Saul? O yan, Saul. Ano, sinong gustong patayin ni Saul? Hindi, sorry. Yung sa Old Testament, si King Saul. Si David, di ba? Wala lang siya ginagawa. Eh, umaawit lang siya, tumutugtog lang siya, kinaasaran siya, gustong patayin, di ba? Yan ang sabi dun eh. Merong evil spirit, di ba? Kay Saul. So, yung mga unclean spirit na yan, hindi yan ano, uy, may unclean spirit ako, mag-church ako, ganun ba yon? Hindi. Baliktad, yung sisirahin mo yung church. May kilala akong ano, ganun eh. Yung sa church nila, palibasa, matapang sila eh. Yan, dami lang kalaban. Yung mga member nila, mga Judas. Ang tindi. Ang hirap ng ganun. Pero ito, ang ginagawa ni Philip, wala ito sa church, nasa labas siya. Kasi pag ganun po yung pag talagang halo-halo na, ang dami ng kademonyohan, sa lugar na yan, ang dami na dyan, ano, loko-loko, mga rapey siguro. Diba? So, pinuntahan niya yun, minahal niya sila ni Philip, nag-preach siya ngayon. Kaya nangyari, as a result, yung mga unclean spirit crying with a loud voice came out of many that were possessed with them. Ayan. Special case po yung possession na yan. Yan talaga yung pag sinabi possess, talagang na, si Miguel, di ko makausap si Miguel, nagwawala. Tapos mga, Ayan, maganda yan, pag-save na kayo, hindi na mangyari sa inyo yun. Pero ito si Miguel, medyo bata pa naman kasi ito. Okay? So kaya, yan na, huwag kayong makikipaglaro sa demonyo. Mga bata. Saka, yung mga pag naglalaro sila ng abastos ang ganyan, huwag mo nang ano, alam mo na agad yun, kaya nga inaaral natin dyan eh. Intindihan nyo ba yun, mga bata pa? Intindihan nyo ba yun? Opo. At sabi doon, actually may kinalaman to yung iba dyan, yung bad spirit, minsan nagiging loko-loka, minsan nagiging, pero minsan naman, sakit yan. Yan ang nangyayari. Pero yung iba sinasabi, yung Kristiyano hindi nagkakasakit, maliti naman yun. Pero yung dito lang, isa yan sa mga pwede nilang gawin sa'yo pag ikaw ay unsaved, tas na-victim ka, biruin mo yung mga nagda-drugs, yan lalakas ng katawan yan. Naloko, sira ulo na, magda-drugs pa. Anong resulta nun? Kahit ang lalaki ng katawan niya ngayon, pag nag-drugs yan, ano mangyayari? Nakakita ka naman, addict? TV. Wala, wala yan. Pag dito ka pumunta. Hindi, dito wala na nga masyado eh. Pero yung mga addict talaga, mawawala ng tabaho, mawawala ng pamilya, ganyan yan. Kaya yun, isa yun sa mga gumaling din. Biruin mo yun, ganun pala yung salita ng Diyos. Pag narinig ng tao yung salita ng Diyos, kung ano man yung masama sa kanila ay mawawala. Depende rin yun. Iba kasi medyo matagal. Katulad yun, mga bata, yung kakulitan. Minsan, ano yan, nakasabi sa Bible, nakatali yan sa puso nyo eh. Kaya kailangan palo. Minsan, yung mga hindi ko anak, hindi ko pwede paluin. Pero minsan, pag nainig kayo, matalino kayo, nainig kayo salita ng Diyos, mawawala yan, kakulitan. Ganito yung mga bata, pag hindi nyo naintindihan, intindihin nyo.
O, dyan lang kayo. Makukuha nyo rin yan. Makasanay kayo kay Pastor. Makukuha nyo at least sa isang daang sinabi ni Pastor, makuha mo lang yung dalawa doon. Tatlo, okay na rin yun. Eh, masipag ka. Punta ka ng punta sa church. Eh, di yung dami nyo nung pag dinagdag-dagdag mo yun, di ba? Eh, yung ibang nag-church na nakuha niya, matatayin mo eh. Tapos huminto. Hindi talo din, di ba? Kaya kayo, dayanin nyo sa sipag. Ngatin, okay? So, yun ang nangyari. Ang daming gumaling. At, sorry, so, siyempre, masaya. Imagine mo sa akin ito sa subdivision natin. Kung may dalawang loko-loko lang dito. Dati, naalala ko, may natirang kami. Mayroong isang loko-loko. Parang baliw na, kung alala mo din. Yung sa bandong, yung sumisigaw. Nagigising kami minsan. Minsan pa naman, pag gabi, saka ganun. Saka gising. O, yung sa likod. Pag umaga, tulog. Kasi napagod eh. Napuyat. Tuloy mo, kapit-bahay ka rin. Kami nga, siguro, mga ilang ano. May masaya ka ba doon? Kahit inaayos mo yung buhay mo, mayroong loko-loko sa subdivision nyo. Ang lungkot, di ba? May mga addict. May ano doon, eh, hindi mo maano yung anak mo, hindi mo mautusan kasi may tambay na ganyan. Di ba, ang hirap? Pero kaya nakita nyo dito, si Philip pa lang to, ha? Hindi pa binanggit yung iba, siguro. Siya lang kasi yung second kay Stephen, siguro. Natuwa ngayon yung mga tao. Ganun yun. Kaya ang gusto ko sabihin dito, pag na-discourage kayo, soul winning na naman tayo, ilan lang namin mga soul winning dyan. Diba? Yung bye-bye sa pa, hindi mo alam, baka maraming maligtas dyan talaga. Maging maayos na kristyano, kahit makalipat kayo doon, dito pa rin kayo, diba? Malapit lang naman daw eh. Ganun yun eh. Kahit sa mga bansa na dating magulo, mga city, mga town, pag marami naligtas, mas marami naligtas, maraming anak ng Diyos, kahit pa may mga konting loko-loko dyan, kahit kalahati pa yan, hindi makakapolma yan. Yun yung sinasabi dito. Kaya, maraming maligtas, mas masaya. Amen? Amen. Hindi malungkot, hindi nakakatakot yung ano nyo. San Francisco daw ngayon, nakakatakot na sa baho. Alam nyo ba yung San Francisco, lagi natin narinig eh. Sa dami ng addict doon, sa dami ng... Ang hirap na raw. Golden State sila ba yun? Ngayon, di na golden. Yellow na. De, sabi nila, marami rin pupuos dyan eh. Tinuyin mo yun, kasi nga, ang dami ng... Eh, yung pagiging baka Diyos, sabi nga nila, cleanliness is next to godliness. Alam nyo ba yun? Tama yun eh. Pag isang tao, nakita mo, wala nang pakialam sa mabaho, madumi, hindi kilala yung Diyos. Pag kilala mo yung Diyos, malilinis ka lagi. Alam nyo ba yun? Pilipino ka pa, naliligo ka. Madalas, naliligo ba kayo araw-araw? Nililinis ba kayo sa banda sa inyo? Linis kayo dapat lagi. Kasi para sa inyo yun. At yan. Ano sabi yun? Pero sabi dito, mag-focus tayo sa isang karakter na itong si Simon the Sorcerer ang tawag dito. So itong taong daw to ay ano yung sorcery? Nangungulam, bewitch. Yan yung mga ano eh. Totoo ba yun? May mga witch ba talaga? Meron. Ngayon, malakas ang loob yan. Alam nyo ba yung mga... Lagi sinasabi dati, hindi ako naniniwala doon eh. Pero sa church ko rin narinig yun eh. Yung mga rock and roll music daw. Lalo yung mga sumisika talaga. Sabi daw ha, kasi may nag-confess sa kanila eh, nakakwento ni Pastor yun eh. May naligtas daw na, hindi ko naman alam kung paano naligtas yung Satanista. Siguro, hindi pa masyadong ano. Pero nag-confess lang, natauhan. Inisa-isa niya yung ginagawa nila, pumapatay sila ng mga bata, inaalay nila kay Satanas. Tapos, sabi nila, yun nga, yung mga sa Hollywood, yung mga minsan yung nabanggit dun, yung Procter & Gamble, yung ano, ano yung band dun, yung Guess, alam niyo yun? Yung Guess na pantalon.
Kaya nauna yan sa mga ano, nakita mo yung mga commercial niyan, di ba? Mga demonyo eh. Yan ang sabi ha. Hindi ko rin sure, pero may katotohanan eh. Kasi kahit sa yung research ni yung mga logo ngayon, yung iba doon parang hindi na totoo eh. Pero iba totoo daw talaga. So may mga satanista daw talaga na kaya pag gusto mo ng kapangyarihan, doon ka sasamba ka sa Satanas. So kaya parang ganun dito si Simon. Pero hindi pa todo kasi may naligtas pa siya, hindi pa siya reprobate eh. Okay, ang sabi dyan. So pwede na naman dito ano, yung mga napakagaling mo, nakakita na ba kayo ng taong lahat na iniwala sa kanya? Ang galing itong tao to, na iniwala sa kanya. Nakita no, paulit-ulit tayo sinasabi yan, di ba? Parang ganun kasi parang binibewitch kayo, either sa itsura, sa amoy, minsan ganun eh. Mga babae, mahilig daw sa ganyan. Mayabasa ka ng mga ano. Oh, this perfume will... Hindi lang parang yung mga lalaki daw, ma-attack sa mga ganun-ganun. Totoo, alam niyo ba totoo yun? Huwag gayo, totoo daw yun eh. Yung mga scent minsan, pag inaalay sa demonyo, talagang makapangyarihan niya sa iba. Again, maganda pagligtas ka na, dapat di ka na dyan madisib. Pero itong si Simon, at marami nang hindi paligtas dati doon, ginagamitan niya kung ano man klase ng sorcery and bewitchment to, ginagamitan at maraming sa kanya, naniwala, sabi pa dito, giving out that himself was some great one. O sikat siya. Pinapakinggan siya, to whom they all give heed. Nakikinig sila kay Simon. From the least to the greatest, saying this man is of great power, is the great power of God. Pero yun mo yun, parang tibolo ito ah. Okay? Kaya sabi nito, to him they had regard. Pag sinabing regard, parang tinuturing siyang mga importanteng tao. Tsaka, uy, magagalangin natin yan, di ba? Because that for a long time, inulit po nito, he had bewitched them with sorceries. Again, kung ano man yung paraan na yan, mga bata, minsan, paano kayo binibewitch ng mga ng YouTube? Ay, napakita, daming laruan, masaya. Sabi, mag-aaral ka na. Hindi, dito lang ako. Kahit papaluin na, ayaw pa rin eh. Dati raw dyan, yung mga basket, yung mga laro, ganyan. Iba naman yung nagkaroon ng mga games na po demonyo sa Magic. Dami rin na ano doon, ang mamahal nun, may bili sila nun. Napabili rin ako dati nun kasi nga, mga card-card na yan. Bakit yung mga games nga, papansinin nyo, puro elves, puro ano. Kasi para tayong binibewitch, halos lahat na yan. Yung Dota, tapos yung... Yan, nga rin masigatin. Okay, sigat na sila eh. Gusto ko sabihin yung... yan, ba't may mga TV show na, well, sigat na sigat yung TV. Yan, di ba kasi? Actually, alam kasi ng mga producer, alam ng mga director, kung paano ikakatch yung attention nyo. Okay? So kami mga pastor, kinakatch din ang attention nyo, pero... Pansinin nyo, wala akong bewitchment dito. Wala tayo, arrange nyo yan, certain arrangement na para yung mga tao. Wala, simpleng-simpleng nga lang eh. Hindi natin kailangan yan kung may mag-a-attract sa inyo yung salita ng Diyos. Yung katotohanan ng salita ng Diyos, ay pupunta ako sa church kasi ganda pala doon. Yung natututunan ko, hindi natutunan sa iba. Ganun dapat ang magdala sa inyo sa church. Pero itong mga to, si Simon and yung mga ngayon sa Hollywood, ano pa, yung mga pinapad sa YouTube, pag hindi yan para sa Diyos, hindi yan maganda. Okay? Okay, mga bata, tandaan nyo yan ha. Kahit saan naman kuha nyo lang ngayon. Niloloko kayo niyan, maganda-maganda to. Bandang huli, hinaan na kayo. Yung mga demonyo, ang babait ng demonyo. Yung mga bakla, ang babait to. Niloloko na pala kayo. Pag alam mo yung Bible, di ka maluloko. Diba? Okay. And then, sabi dito, but, when they believe, okay, Philip preaching, so sinong pinipreach si Philip? Siyempre si Jesus. And concerning the kingdom of God.
So, ano yun? Para maligtas ka. Ganon din yun. Ginagawa natin lagi. Wala namang iba yan eh. Ano bang kingdom of God? Yun yung ating end state pag tayo iligtas. Kung tayo pupunta. At syempre, hindi lahat makakapunta doon. Sana lahat. Gusto ng Diyos. Lahat tayo maligtas. Pero hindi ganon eh. Yun ang pinipis si Philip ngayon. In the name of Jesus Christ, nanampalataya rin kay Jesus. Ano nangyari sa kanila? Nabaptize sila. Nakita niyo yun, mga bata? So, pag nanampalataya talaga kayo, dapat, si Ate Alex, hindi ko alam bakit may ano pa siya eh. Pero, pag-pray natin yun. Pero at least, inaano niya rin, tinitingnan niya. So, pero kung ligtas ka na, actually, halimbasa kasi sa panahon natin ngayon, ganun nga, parang pag binaptize ka, member ka na doon, parang iba, kinakabahan eh. Pero, ang ano lang talaga, simple lang yan. Magliligtas ka, ngayon ka lang naligtas. Dati, hindi ka naligtas. Saan ka magpapabaptize? Doon ka sa hindi ka naligtas, doon ka sa niloko ka. Hindi ka, syempre, doon. Doon ka sa church, doon ka magpapabaptize sa doon ka naturuan ng kaligtasan. Amen, mga bata? Both men and women. So, ito na. Ito na maganda. Nag-praise ang lingkod ng Diyos. Naligtas. Madami. Aba, si Simon, naligtas din. Ito po ay actually pinagdadidibate yan. Kung si Simon ba'y naligtas. Eh, malinaw naman dyan. Nanampalataya din siya. Ano mong kailangan mong gawin para maligtas? Justin, anong kailangan mong gawin para maligtas? Nanampalataya kay Jesus, di ba? So, pag naniwala ka, nanampalataya, nagtiwala ka sa Panginoong Jesus, ligtas ka. Okay? At hindi lang yun, nabaptize din siya. And he continued with Philip. So, dapat ganun ang mga Kristiyano. Maligtas ka muna, magpabaptize ka. Okay? Iba sa inyo, nagpabaptize na. Tapos, magpatuloy ka. At huwag ka magpatuloy kung saan-saan lang. Sino ba yung ginamit ng Diyos para maligtas ka? Sa case ni Simon, si Philip. Okay? Ngayon, itong si Philip ay, Simon ay, kasi dati siya yung sikat eh. So kaya maintindihan natin, ba't parang naiingit siya sa mga apostol ngayon, sabi dito. And yung nagpatuloy siya kay Philip, pero si Philip daw, yung wonders and miracles, parang sumusunod sa kanya. Ang daming ginagawa ni Philip na wonders and miracles, si Simon, baliktad, di siya ganun eh. Nangloloko lang siya eh. Parang, kunwari, yung magandang example, mga bata ko naman kayo, di ba? Siguro, yung love life na lang. Matindi yan, yung topic na yan. Misa, kasi bakit yung ibang tao parang gusto lagi sa kanila? Kasi ginagamitan ng, yung nga kanila parang ano, hindi yun paraan ng Diyos. Paraan ba ng Diyos yung mga babae na pakita mo na kung ano-ano yan? Para ma-in love sa'yo, asawain ka? Hindi ganun. So, yun, naiuso ngayon yung mga kahit saan naman eh. Sa TV ngayon, YouTube na. Sino yung sumisikat dyan? Talagay nyo. Yung mga Kristiyano na nakalagi nakapalda, ganun ba yun? Hindi. Sumisikat dyan yung mga pagbabae, malaswa, paglalaki, mayabang. Na ano, ganun yan eh. So pag ginamit mo, pag ganun ang ginagamit mo, tapos marami sumunod sa'yo, hindi ano yun. Hindi tama yun. Hindi pag-ibig yun. Okay? Pag nagkaroon ng asawa, pinakitaan ko lang ng ano, carnality, pinang ginamit ko, hindi ko pinanalangin, hindi ko pinakita ng responsibility. Ano? Ibig sabihin, hindi content ano, may sumusunod sa'yo, tama ka. Oh, exactly. Dahil marami, actually nga, maraming sumusunod nga ngayon, mga kulto, di ba? Ganun din sa showbiz, ba't ang dahil nanonood? Ba't ang gusto nilang games yung ano? Ba't may kasama laging sa demonyo? Pwede naman yung ano? Basketball na lang o ano magandang games. Okay? Lagi nilang hinahaluan ng ganun kasi alam nila may bewitchment ano yun? Factor dun. So, pero naligtas na si Philip. Hindi niya alam kung bakit hindi wala siyang ganun power. Okay? Now when the apostles which were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent unto them Peter and John. And who, when they were come down, prayed for them that they might receive the Holy Ghost, for as yet he was fallen,
upon none of them, only they were baptized in the name of the Lord Jesus. So ito yung punta nito. Medyo nabanggit natin ito last time. Ano ba ibig sabihin ng, di ba, natin sa Acts 1 and 2, di ba? So ibig sabihin ng baptism of the Holy Spirit. Tama ba yon? Maganda ba yon? Positive yun, di ba? Yung baptism with fire. Maganda ba yon? Ano ba yung baptism with fire? Ito, kalami ng Pentecostal yun, ganun. Hindi kasi nila alam na negative pala yun. Ngayon, iba yung baptism of the Holy Spirit, iba rin yung feeling of the Holy Spirit. Yan, dito sa Acts 2, di ba? So ngayon, may mga tao na ligtas na, pero hindi sila pinupuspos ng Banal na Espiritu. So, pero nung dumating daw si Peter and John, bakit sila napuspos ng Holy Spirit? So ito na ipapasok yung kahit ako po sa buhay ko, ganun. Napansin ko yun, iba yung minsan yung salita ng isang tao na filled ng Holy Spirit. Okay, inaamin naman yung pastor, minsan nangihina siya. Pero pag nakapaganda siya, okay din. Iba yung dating eh. Tapos pag mayroong bisitang pastor, nagkataon na talagang yung time na yun, alam mo na, nahanda, iba yung dating. Hindi lang minsan sa salita yun eh. Yung buhay niya siguro, maayos sa Panginoon, ginamit siya ng time na yun. So pero alam natin, si Peter and John, talagang ganun. Sila yun eh, sila na nga eh. Ang dami natin nakitang miracle sa kanila, di ba? So, I believe, kaya sila lang yung may kapangyarihan at that time na pag talagang nilay hands lang, I believe nag-preach sila doon. Di naman basta ganun yun eh. Pupunta ako dyan. Hindi lahat ganun din yun na. Di ba? Hindi ganun yun. Obviously, yung di-preach yung mag-uturo yung iba doon, di ka dapat-dapat, hindi yun may feel. Pero yung mga nakinig, nagtiwala sa Diyos, tsaka yung ginamit yung mga likod ng Diyos, sila yung pupuspusin ngayon ang Banal na Espiritu. Kaya sabi dito, then laid their hands on them and they received the Holy Ghost. Pero sabi ni Simon, so that through laying on of the apostles as the Holy Ghost was given, he offered them money. So medyo kakaiba to. Believer na siya, pero isang bagay na to, yung gift, yung miracle, yung working ng Holy Spirit, parang di niya naintindihan kung paano nangyayari yun. Ito, normal kasi yan sa mga taong, alam niya, hindi pa ganun ka-mature. Especially, sa katulad ni Simon, may pinanggalingan ba? Kasi ang pinanggalingan niya, gagamitan ko lang ito ng ganito. Eh, ngayon, hindi niya nagagamitan niya kasi sa demonyo yun eh. So, nung, paano ko mapapa, alam mo na, mapasunod itong mga taong to, hindi niya alam. So, lesson lang natin dito, I believe, kung nag-continue pa siya ng matagal sa mga apostol, hindi niya kailangan mag-offer ng pera. So kahit kasi sa mga, napansin ko to ha, sa mga religious, kahit mga politiko. Eh, hindi kilala yung tao niya. Kunwari, si Manjo, kunwari, hindi kilala yan. Hindi pa nanalo yan, magtumakbo. Eh, tinaas yung kamay niya, no? Ni Duterte, kunwari, may picture, nilalagay sa poster. Pwede na may Photoshop yun, di ba? Pero, anyway. Ano mangyayari doon? Di ba kahit hindi siya ganun kasigati, naman siya ganun kaano, parang nailinipat sa kanya, di ba, yung fame and yung pagkailala ng tao, di ba? I believe, ganun din dito. Parang gusto ni Simon na magkaroon siya ng ganun kapangyarihan, ay wala pa naman siya noon. Ayaw niyang dumaan sa tamang discipleship. Diba? Taon kasi yan. Minsan, dekada nga yan eh. Eh, ganun din yung mga politiko sa palagay nyo. Hindi binabayaran si Duterte kahit hindi kilala. Basta pass mo lang yung kamay ko, bayaran kita. Sige. Diba? Ganun yung mga yan eh. Oo, katulad ganun din. Sa promotion, mga model. Ah, si sino bang sikat ngayon? Si, Sharon, laos na pala yun. Pero nung panahon namin, puro Sharon eh, na tagal ko na nanonood ng TV dati. Siya yung ice cream, siya yung noodle, siya na naman yung ano, pati yung peri. Super peri. Ano ba to? Kasi alam na intindihan ng mga tao, yun nga, may parang bewitchment doon. So I believe, siguro si Simon, alam mo yun, yung dating sistema niya, umuubra pa. Ah, ganun pala yun ha. Hindi ko talaga maintindihan paano yun. O, sige, bigyan nyo nga mo yan, itong pera. Yan. So itong makikita mo dito, sa sasagot mo yung mga apostol, makikita nyo gano'ng kasama ito, sabi dito. Saying,
Give me also this power that on whomsoever I lay my hands, he may receive the Holy Ghost. But Peter said unto him, thy money perish with thee. So ito yung sinasabi ni iba na kaya hindi raw ligtas to, kasi perish eh. So hindi naman, yung perish po, minsan sinasabi rin yung sa mga, sinasabi sa Bible na ano eh. Walk in the Spirit, and, ano sabi doon? And I, walk in the Spirit, pag nag-walk ka sa Spirit, syempre, sa Romans 8 yun eh. Eh, siyempre, maano ka, you will, yung mga maka-Diyos, Spirito ng Diyos, yung mga bagay na sa Diyos, yun ang ma-accomplish mo. Pero, pag hindi, you will perish. Ibig sabihin ba nun, imperno agad? O siyempre, hindi naman. Eh, paano kung ligtas ka na eh? Masahin na nga natin, ha? No way. Time pa na ba tayo? Kunti na lang. Galatians pala. For he that soweth in the flesh, of the flesh reap corruption, he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap everlasting, of reap life everlasting. So, sabihin, pag puro ang iniisip mo, puro karnalan, puro laman, meron kang bagay na doon ka makukulap. Okay? Kaya meron mga lingkod ng Diyos, ganun din. Bakit sa isang bagay, maayos siya, sa ibang bagay, hindi siya maayos? Kasi nagtanim siya doon, nagtanim. Pero pag yun, puro Bible ka, doon ka naman, mag-re-rip din. Ganun po yun. Okay? Kaya sabi ni Peter, thy money perish with thee. Sa'yo na yan, magsama na kayo. Anong ganun eh. Paano mo bibilin yung pinaka, ano mo pa nga lang, pinaka purpose mo lang, mali na. Ang mga binibili natin ng pera, okay lang yung pagkain, okay lang yung pero kapangyarihan ng Diyos, hindi pwede yun. Paghirapan mo yun, talagang, kanino mo kukuha? Di sa Diyos mo makukuha yun. Siya yung magbibigay nun. Ngayon, mga bata, nakakasunod pa ba kayo? Minantok na kayo. Tapos na tayo dito. Ito yung explanation niya. Tapusin natin to. Thou hast neither part nor lot in this matter, for thy heart is not right in the sight of God. So nakita niyo yun. Sa ngayon, hindi ka karapat-dapat dyan. Sa ngayon, hindi ka magkakaroon yan. Okay? Yung iba, sinasabi nito, talagang wala sa kanya yun. Hindi mo sinabi. Sinasabi lang kanya kasi yung puso mo ngayon, ay hindi tama sa Diyos. Eh, paano pag umayos na yung puso mo? Diba? Lagi natin sinasabi, get right with God. Kung meron kang mali, get right with God. Sa atin lahat yun. Eh, kung inayos mo na yung sarili mo, so, posible ba na dati hindi ka ginagamit ng Diyos, tapos ngayon gagamitin ka ng Diyos? O ganun yun, pwede. Amen? Sino dapat nang gawin ito? Kasi nabitin kasi yung kwento dito eh. Hindi na pinakita eh kung ano nangyari. Sabi dito, repent therefore for this wicked, thy wickedness. Ano yung repent? Good turn siya ngayon. So, meron siyang kalokohan. Ito yung iniisip niya, sa pera lang, pwede kong makamtan yan. Mali. So, dapat mag-repent siya doon, mag-turn siya doon, sa kanyang wickedness, and sabi doon, pray God, if perhaps the thought of thine heart may be forgiven thee. So nakita nyo yun, si Peter dito at si John, minsan hindi siya sigurado eh. Kung pagbibigyan kasi, kahit kayo, nabanggit ko kanina, may mga Judas sa church nung kilala ko. Alam ba, kunwari, mga tao dito, alam mo ba, ito, Judas to. Paglaki nito, mag-Judas. Alam mo ba yon? O baka yung anak ng pasto, Judas pala. Ganon si Judas eh, di ba? Pag si Judas, naalala nyo si Judas, nung binibigyan na ng clue ng Panginoon yung ano, isa sa inyo ay yung pagkakaluluwa ko. Sino po yun? Sino po yun? Ako ba yun? Hindi nila alam eh. So, binigyan sila ng clue. Ano yung clue? Na siyang, I will dip this cup when I sup. Siya na nga yun. Sabi niya, eh, ginanon niya kay Judas. Gawin mo yung dapat mong gawin. Eh, bakit siya umalis? Hindi pa rin nalalaman, di ba?
Kasi nga, ganun ang Judas, mahirap. Mahirap ma-determine minsan. Kaya ito, ganun din siya. Kaya ginagawa lang ng lingkod ng Diyos, hindi naman binigay sa kanya yung ganung bagay na maintindihan niya. Ito, Judas to, paalisin mo sa church. Hindi niya alam yun eh. Kaya sabi niya dito, tinuruan na lang niya, mag-repent ka, at kung karapat-dapat ka mapatawad, nakapatawad ka naman. Nakita niyo yun? For I perceive that thou art in the gall of bitterness and in the bond of iniquity. Ano yung bond? Parang nakatali. So, parang mighty bond. For I perceive that thou art in the gall of bitterness and the bond of iniquity. Then answered Simon and said, pray ye to the Lord for me, that none of these things which ye have spoken come unto me. And they... Okay na yan. So, yun ang nangyari kay Simon. So, makikita natin pag ginagawa ng buhay ni Simon na yung mga bagay tayo, titingnan muna sa sarili din natin. Na, kasi yun nga, sa buhay natin, tagal na natin Kristiyano. May makikita kami sa ito, lingkod ng Diyos naman talaga, pero ba't may ginawang sobrang mali? Okay, yung iba naman, sobrang may expectation. Konting mali lang, masyado ididiin. Pag naranasan niya, yung mga mag-aano sa inyo eh. Kasi magdi-discourage sa inyo. Kaya hinahandaan nyo dapat sa sarili nyo, nakikinig kayo, mga bata pa kayo. Ay, sinabi ni Pastor, pwede pala may Judas sa church. Tapos may naging Judas, ay, ako na sa church kasi may Judas. Tagal na nga sinasabi yun. Sa unang church pala, may Judas na eh. Tapos magdi-discourage ka, ayaw mo na sa, hindi ganun. Okay? Medyo minadali natin kasi time na, pero kaya nakuha nyo yun. So, medyo review na lang natin sa reduction next week. Amen? So, tingnan natin, sino Simon? Si Simon, parang ano siya, di ba nagmamadali? Sumikat. So, huwag tayong ganun. Amen? Hindi mo kukuha agad dyan. Pero maraming Kristiyanong ganyan. Okay, this pay, Panginoon, maraming salamat. Kaya nakita namin ang buhay ni Simon, ni Philip, Panginoon, ginamit ko sa panahon na ito, Lord. Ganyan po kay Peter and John, okay, na makita namin yung mga positive patterns dito sa mga salita, Panginoon, yung saan tinutunuan naman kami, kung paano kami mag-behave, maghintay sa inyo, magdiwala, paano kami kikilos, paano kami iiwas. We pray na magkilos namin yung mga batang ito, Lord. Din kami, Lord, sa early church, young church, we pray na kayo po lagi masunod sa aming buhay, tayo sa lahat sa mga nagtatapat, ayaw na yung po, Lord, ng aming napagal ng success, Panginoon. We pray sa mga ministeryo namin na sila pa'y lumaban din. Tiwala sa inyo, Panginoon. Iba yung mga matagal na hindi nakasama. Ang gano'n din, hindi sila madalang sa Sunday. Sa lahat sila yung nag-isika, Panginoon. Ito po rin alalan niyo ng mga sakit, Panginoon, na basta dito. The baby, Lord. And ito po rin mga blessing. Maraming salamat po sa mga blessing. Ipong nalati. In Jesus' name we pray. Amen.